sila si Superman, hindi rin sila si Darna. Ang tawag sa kanila ay ang ating mga panibagong mga bayani, ang ating frontliners, na sa kanilang simpleng paraan, maituturing na makabagong bayani dahil sa kanilang ambag sa lipunan, lalo na sa panahon ng COVID. Sila ang tinatawag na Not Your Ordinary Heroes. Sila ang mga bayani ng ating henerasyon. Hindi man buhay ang kanilang inalay, sakripisyo at serbisyo naman ang kanilang ibinibigay. At dahil araw ng mga bayani sa Lunes, 30 ng Agosto, hayaan natin parangalan ang mga modern day heroes natin ngayon. Ngayong pandemya, marami ang nawala ng trabaho. Kaya kahit anong pagkakakitaan kanilang pinapasok. At isa sa naging in-demand ay ang pagiging delivery rider. Nakatulong yung tok-tok sa akin everyday. Bali, nabibili ko yung mga kids namin, mga food. Then yung mga bills, kahit pa paano po, nababayaran. Na-enjoy ko na yung ride at the same time, kumikita pa ako, sir. Sila nga daw ang kabilang sa mga modern-day heroes. Handang mag-deliver sa gitna ng pandemya. Ito naman si Nanay Reziel Gutib, ang lady rider ng Tondo, Maynila. So Reziel, bakit mo pinasok ang pagiging rider? Hindi ba delikado yan kababae mong tao? Mahilig po talaga akong mag-rides, mag-motor. Tapos po sa situation ko po na to, mahirap po kasi ako makahanap ng trabaho kasi kanya high school lang po kasi natapos ko. Oo. Sa panahon ngayon, kailangan kasi may diploma bago ka matanggap ng mga opsina, ganun. Lima ang anak na binubuhay ni Reziel. Kaya kahit delikado ang ganitong trabaho, kinakaya niya ito para sa kanyang pamilya. Kahit delikado, araw-araw na laman ng kalsada si Reziel para kumita, lalo pa ngayong pandemya. Ginagawa niya talaga. Iniikot niya ang buong kamay nilaan, ma-deliver lamang ang mga pangangailangan ng lahat ng umu-order ng mga pamilya. At ang 800 pesos na kanyang kinikita araw-araw ay pantawid tungo sa katuparan ng kanyang pangarap na makatulong sa kanyang sariling pamilya. So Reziel, sadyang mahirap talaga ang buhay sa kalye, ano? Pero paano nakatulong ang pagiging tok-tok rider mo sa mga pangarap mo? Matagal ko na po talaga siyang pangarap na matulungan yung pamilya ko sa probinsya. Bigyan ko sila ng bahay, napadala ko sila buwan-buwan, pang-araw-araw nila. Pag may sakit ng aking ina, pinapadala ko din po. Yung lupa po namin, natubos ko din po. Oh, natubos? Opo, na isang lupa po yun noong 2016, ngayon lang po siya natubos. Sa pagiging tok-tok rider sa pagiging mo? Yes po. Okay din pala, di ba? Kahit sumisemplang paminsan-minsan. Yes po. Basta parating safe. Opo. Ilang beses mang sumemplang si Reziel sa kanyang motor, tatayo siyang nakangiti at muling tatakbo hanggang sa tuluyan na niyang makamit ang lahat ng kanyang mga pangarap. Anong sikreto, Reziel, para matupad ang mga pangarap? Dasal lang po, tibay ng loob, tatagay yung sarili, isipin lagi, nandiyan yung pamilya mo na kailangan mong ihaw sa kahirapan. Hindi man totaling mayaman na mayaman. Yung makakain lang tatlong beses ang araw, mabigay yung gusto nila. Hindi lang riders ang mga bayani ng kalsada sa panahong ito. Maging ang kanilang mga operators na nagbibigay sa kanila ng trabaho at tsansa na kumita ngayong panahon ng pandemya. Isa na dito sina Naisa at Morris, ang wonder couple ng Tanay Rizal. So ang talaga pong in demand ngayon is yung more on delivery. So maraming mag-o-order online, so maraming nagpapadeliver. Kaya ho tok-tok yung naisipan po namin na pasukin na negosyo. At syempre po napaka-mure. Ito yung negosyo na hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan, napaka-affordable po niya. So ito, built-in na siya, may sistema na, gagawin mo na lang siya. Dati akong tricycle driver. So, ang hirap ng, lalo nang dumating tong pandemic, talagang na-stop din yung pamamasada namin. Wala kaming kita. Buti na lang dumating si Tok Tok.
at nag-ride, naging rider ako ng asawa ko. Ngayon, ang laki na naitutulong ko sa mga expenses dito sa bahay, lalo na yung mga pangangailangan ng mga bata. Hindi sila mapili sa kukuning rider. Ang kailangan lang, pursigido at tapat sa trabaho. Bali sa ngayon po, meron na po kami 7 riders. Kasama po ako. Tsaka, yun po, masisipag naman po. Talagang willing silang kumita ng malaki sa pagiging isang rider. Nag-start po kami dito, talagang walang-wala. And sa pagiging tricycle driver niya, hindi naman po talaga enough. So ngayon, dahil itong tok-tok, ginagawa na namin, ginagawa na niya. So yung sasabihin niya sa akin lagi na, ako ba talaga yung nakabayad? Ako ba yung nakabayad ng kuryente, ng tubig? So syempre siya, nagugulat siya eh. Hindi niya alam na dahil sa natutulungan na niya ako bilang rider, ang laki po na talaga ng impact sa amin. Kakaibang saya ang naidudulot sa mag-asawang sikos sa tuwing sila'y makakatulong at makakapagbigay ng trabaho. At ito ang dahilan kung bakit ngayon super blessed ang dalawa. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po kay Ma'am Naisa at kay Sir Morris. Sa ngayon po, nakakatulong po ako sa pamilya ko, lalo na ngayong pandemic. Kailangan na kailangan po. Binibigyan po nila ako ng booking para medyo may maibigay din po para sa pamilya ko, pangkain po araw-araw. Maraming salamat po, lalo na sa tok-tok. Maraming salamat nga po pala kay sa mag-asawang si Ms. Naisa at saka po si Sir Morris. Dahil po sa kanila, nabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng additional income, lalo na ngayong pandemic. At napaka-supportive naman po nitong nilang mag-asawa. Minsan po talagang sila pa rin yung nabibigay sa amin ng mga bookings para po magkaroon po kami ng mga biyahe po.